another law, waging war against the law of mankind, making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. So then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh, I serve the law of sin. So, ngayon ng umaga, ang ating pag-aaral ay may pamagat na the bottom rages on. Tayo ay lumuko, tumikit, at malalangin ng Panginoon. Makapangyarihan Diyos, banal ng Diyos, kami, Panginoon, ay muling lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kinikilala na ang lahat ng bagay ay hindi o ibig sa inyo. Wala kami maaaring may lihim o may tago dahil kayo ang Diyos na makakaalam ng bawat kasilog-silogan, bawat kabanata ng aming mga buwan. Kaya Panginoon, gamitin ninyo muli ang inyong banal na buhay na salita upang kami, Panginoon, ay muling mamulat sa katotohanan na kung kayo ay wala sa amin, wala kami magagawa. Hindi namin kayang matagumpayan, makagumpayan. At anumang kasalanan, at anumang karumihan, at anumang kahinaan na meron kami. Kaya o Diyos, dalawin namin na habang kami ay nakikinig ng inyong mga salita, kami ay tunay na magkaroon ng bitiin na matuto. Magkaroon kami, Panginoon, ng interes na lalo pang malaman ang inyong kalooban. At Panginoon, bigyan niyo kami ng katalasang isip. At pag may mga panahon na kami ay maaaring inaantok o nakapagod na makinig, bigyan niyo kami, Panginoon, ng iba yung pagkasundika na lalo pang magpursiging makinig at maka-focus sa inyong mensahe. Pinapanalangin namin na inyong banal na Espiritu rin ang siyang dumanal at magbigay sa amin ng karunungan at magbigay sa amin ng kapangyarihan na masunod ang inyong kalooban. Lord, we thank you at sa inyo ay mag-ingat namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan po ni Jesus. Amen. Sa mga nakaraang dalawang linggo na ating pinatalakay itong kabanatang ito ng Roma, ay ini-stress na natin dito na hindi ko tayo makikipagkasundo sa kasalanan dahil alam po natin na ang kasalanan ay kaaway po natin hanggang tayo ay nabubuhay sa katawan na ito. Ang kasalanan po ay hindi natin kaibigan, hindi natin kinakailangan kaibiganin, ngayon po ay fatal at dangerous sa ating spiritual welfare. At alam natin na ang kasalanan kailanman ay walang maibubunod na mabuti sa ating kakarin bilang mga Kristiyano. In fact, ito nga po ay makakahinder pa o makakasagaban pa sa ating paglago sa pananampalataya. Ito ay makakasagaban sa ating pagkukursige na mabuhay ng merong kabanalan sa harapan ng Diyos. Kaya mahalaga na tama ang ating pakikitungo sa kasalanan. Hindi kinakailangan na tayo ay ika nga magbigay ng anumang puwang sa kasalanan para siya ay ika nga ay magkasik patuloy ng kabilihan sa ating mga buhay. Kaya itong chapter 7 ay nagbigay sa atin ng kaliwanagan na maraming mga taktikal na
plano or strategy ang kaaway, nang sa gayon ay tayo ay umilihis sa ating angunahin panawagan na mahalin ang Diyos ng buong isip, kaluluwa at kalakasan. Kaya ho, ang kasalanan ay patuloy na nakipagdigma sa atin. Nais niya tayo ay babagsakin, halunin, completely. Pero tandaan mo natin na binigyan tayo ng Diyos ng baluti, binigyan tayo ng armas ng Panginoon. Binigyan niya sa atin ang kanyang salita, the sword of the Spirit. Kung sa gayon ay atin hong magatid o matalo ang ating kalaban o ang ating sarili, our own flesh, this body of sin. Kaya ho, mahalagang makita rin o mapaalala sa atin na pinaliwanag ko sa inyo na ang tamang view at interpretasyon sa experience na binabanggit ni Paul dito sa Romans 7 ay experience ng isang mananampalataya. Hindi ho ito karanasan ng isang hindi pa Christian. At mamaya ho, mas lalo natin bibigyan ng mga problema o patunay kung bakit ito ang aking tayo dito at siyang tayo din ng karamihan ng mga respetado na theologian. Kaya ho, nire-reject natin yung kamalaw o yung turo na itong mga inner struggles na ito ay naranasan naman ng mga hindi mananampalataya. Yun ho ay mali dahil sa in the first place, kung hindi ka Christian, you have no struggle against sin. You are not fighting against sin dahil ikaw ay nasa domination and you are captivated ng kasalanan. Ibig sabihin, kakampi mo siya. Asawa mo siya. Hindi mo nare-reject yung kanyang kagustuhan sa buhay mo. In fact, yun nga ay ginagawa mo on a consistent basis, yun ay iyong pinakatuliran o ginajustify pa kung bakit mo ginagawa yun. At syempre, yun ay iyong pinopromote pa o in-endorse mo pa yun sa ibang mga tao. Na siyang binabanggit din ng Romans chapter 1. Huling bahagi ng chapter 1 ay sinasabi na yung mga gumagawa ng ganitong karumaguman na kasalanan, hindi lang nila ito ginagawa, kundi ito ay ganun na rin. Sinasabi sa iba na gawin din nila. Kaya ho, sa ating hong pakipaglikma sa kasalanan ay pinapakita na ang isang Kristiyano ay hindi ho perfecto. Wala hong Kristiyanong perfecto habang tayo ay narito sa mundong ibabaw at nakatira tayo sa mundong makasalanan at tayo ay nabubuhay sa isang katawan na makasalanan. Kaya ho, we can see here, brethren, na bagamat tayo ay hindi na ho nasa ilalim ng batas, nakita ko natin yan sa Romans 6. Ngunit tayo naman ay nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon Diyos. Kaya ho, ang isang mananampalataya, alam niya kung paano magdepende sa banal na Espiritu para kanyang mapagkalumpayan anumang mga tita ng kanyang laman. Bagamat ang banal na Espiritu ay hindi pa ho binabanggit ni Pablo sa Romans 7, ngunit marami siyang sasabihin tungkol sa banal na Espiritu pagdating ho natin sa Romans chapter 8. So dito sa Romans 7, nais lang ho niya bigyan talaga ng diin yung gera na nangyayari. Okay? Gera ho ng isang Kristiyano laban sa kasalanan. At itong gerang dito ay hindi lamang ho nararanasan ng mga, you can say, mga immature na believers, kung hindi gayon din nararanasan ho ng mga mature na believers. Kaya ho, bagamat nakikita natin na parang sa chapter 7 ay tinabaga nananalo yung kasalanan
sa gera. Ngunit, pag tugtong natin sa Romans chapter 8, makikita natin dito na ang tunay na Kristiyano ay nagwawagi sa kanyang patuloy na makikipaglaban sa ano? Sa kasalanan. Parang isang boxing match na, di ba, may 12 rounds sa boxing, and then every end ng round, meron yung purpose na binibigay yung tatlong judges. So, pag titingnan natin yung scorecard, halimbawa, nasa round 8 na, makikita mo na meron isang boksingero na ano, nananalo siya doon sa scorecards. Ibig sabihin, mas marami siyang mga sumpok na merong impact. Kaya, nabibigyan siya ng mas maraming purpose ng mga judges. So, ang isang Kristiyano na siyang makikita natin sa Romans 8 simula next Sunday, siya ay mananalo. Mananalo siya araw-araw. So, hindi siya perfect, pero he is consistently winning against his battle sa kasalanan. Okay? So, sabi nga ako ng isang theologian, while we can never in this life obey God's law perfectly, we can learn to obey God consistently. Ulitin ko, while we can never in this life obey God's law perfectly, we can learn to obey God consistently. So, hindi mo natin kinakailangan magpasailalim sa kapangyarihan ng kasalanan, pero sa maraming karanasan mo ng mga Kristiyan, yun mo yung struggle na parang isang nakaka-frustrate na cycle na tinuturo ni Pablo dito sa Romans 7 na bumabalik-balik yung atake ng kasalanan, kung saan tayo mahina, madalas doon mo tayo binibira ng kalaban at doon tayo madaling tumiklok, ika nga. Doon tayo madaling bumigay. Yun ang binabanggit ni Pablo na frustrating cycle dito sa Romans chapter 7. Kaya makikita ko natin in the next slide yung realidad, no? Yung reality na siyang sinasabi ni Paul sa verse 21. Sabi niya, I find then the principle that evil is present. Nasaan yung evil? In me, sabi mo. Nandito yung evil sa akin. So yun mo yung realidad. Hindi mo niya itinatanggi na if there is a person who is evil, ako yun. Sabi mo. Misa nakakala ko natin yung mga taong evil, yung mga pumapatay, yung mga hinahabol ng mga otoridad, yung mga resistensyahan sa kulungan dahil na-involve sa drugs, na-involve sa kagagaasa, na-involve sa mga pagpatay. Pero sinasabi ng Biblia sa atin na yung principle ng evil ay buhay na buhay kahit sa mga Kristiyano. At sumunod, makikita natin na slide ay yung evidence o yung proof, prueba na sinasabi sa verses 22 and 23. Sabi ni Pablo, for I joyfully concur with the law of God in the inner man. But I see a different law in my members waging war. And so mamaya, makaliwanag natin yung binabanggit siya ng ebidensya sa verses 22 and 23. Ganun din, in the next slide, makita ko natin yung conclusion sa verse 25. Sabi niya, so then, on the one hand, I myself in my mind am serving the law of God, but on the other, with my flesh, the law of sin. So yun ho, yung kanyang ginawang katapustapusan ng pananalita. Kasi yung titignan din natin maya-maya, matonte, dito sa verse kaya ho, ulitin natin, okay? Kahit pagsama ko kayo, ulitin ko. Ang buhay Kristiyano ay isang walang humpay na pakipagdigmaan sa mundo, sa diablo, at sa ating mga sarili. At dito sa Romans 7, paalala ho, ang pinaka-focus dito
ay yung ating pakikipaglikma sa ating mga sarili. Ano yung ating title last Sunday? Yung inyong naalala pa? Last Sunday? Hindi nyo naman naalala? Yung title mo sa opera na tinanong yung the enemy is me. The enemy is me. So, ang focus ni Paul dito ay the flesh. Kaya sabi niya yan, I find, okay, na na-discover ko, alam ko, so this was a discovery na nanggaling mo o nakita ni Paul after some painful failures sa buhay. Ito ay nangyari even after yung kanyang dramatic conversion. Ibig sabihin ko, bagamat siya ay nagkaroon ng 180 degree turn mula sa kasalanan, ay every now and then, siya ay pinatutumba ng kasalanan. Nag-stumble din siya sa kasalanan. Parang ano, no? Parang isang, gagamitin na naman natin muli yung litrato o imahe ng mga combatants sa boxing ring. So, parang pinakakita rito na yung sinful flesh at saka yung new nature natin, the old man and the new man, ay parang dalawang boksingero na nasa loob mo ng isang boxing ring at patuloy na naglalaban. Kaya ho, titignan mo natin yung dalawang ito. Sa boxing ring ay meron mong tinatawag ng dalawang corner. Di ba? Pag nagsalita na ho yung announcer para i-introduce yung mga boksingero, sinasabi na on the red corner, o kaya on the blue corner. So, tingnan mo natin yung dalawang corner na ito. Simulan mo natin, okay? Tingnan mo natin next slide natin. Tingnan mo natin yung corner na kung saan ang reigning champion is the old man waging war in my members to make me a prisoner. Now, kaya ko tinawag dyan na reigning champion dahil ang tagal na ho niyang nagahari sa mundo, sa buhay ng mga tao. At syempre, hindi na naman alam ng mga tao na araw-araw sila ay talungan. Of course, we're referring generally sa mga tao hindi mananampalataya. So, simula ho na nagkasala si Adan sa Kaseeba, alam natin na ang reigning champion is the old man, the flesh. Ang sabi ho ni Paul dito sa mga verses na ito, simula sa verse 21, the law of evil is present in me. A different law, sabi ng verse 23, waging war. The law of sin, sabi ni Paul sa verses 23 and 25. The body of this death, sabi niya sa verse 24, at my flesh, as siyang sinabi naman niya sa verse 25. So lahat ng mga terminology na ito ay tinutukoy yung lumang pagkatao natin at yung paraan niya kung paano mag-operate sa buhay ng bawat tao, whether Christian or non-Christian. So ulitin mo natin lang, yung lumang tao, the old man or the old nature, hindi ho yan inalis, hindi ho yan tinanggal sa ating mga buhay noong araw na tayo ay naging converted o noong tayo ay naging Christian. Okay? Yung old man na yan ay patuloy hong nakokorrupt. Hindi ho siya bumubuti. Hindi siya nag-i-improve. Yung old man, lalo nakokorrupt ho yan ng lust of deceit na siyang sinasabi ni Pablo sa Ephesians 4 verse 20. Bagamat positionally, yung old man was already crucified with Christ, ngunit practically speaking, kung sa pang-araw-araw na buhay po natin, kinakailangan pa rin tayong maging mapagbantay dahil yung old man, ang gusto niya laging gawin
gaya na nabanggit mo natin, ay tunay niya yung malubena ng kotse ng buhay natin para siya ang magpapatakbo ng ating buhay. Dalhin tayo sa mga direksyon, sa mga kandye na kung saan tayo ay makapahamak. So in practical terms, brethren, yung gawain ng kasalanan ay buhay na buhay. Kaya ho, ang gusto ng old man, tayo ay maging mga alipin pa rin ng batas ng kasalanan. So paano ho nag-ooperate? Paano ho kumikilos ang old man? Sa next slide, makikita ho natin ang mga sumusunod. Una, the old man, na siyang synonym din ho ng salitang the flesh or indwelling spirit, operates or works according to a law. So meron mong batas din, may sariling batas ang kasalanan. Kung ang Diyos ay may sariling batas, ang kasalanan ay may sariling batas din. Kaya kung nandiyan yung salitang principle na literally ang ibig sabihin niya ay law. Now, we can see here, brethren, that that is the problem na ating kinakaharap sa araw-araw. Yun hong batas ng kasalanan, ang kanyang rules ng kanyang game ay pagharian tayo. Gusto niya na siya pa rin ang maging authority sa buhay natin. Gusto niyang patakbuhin ang buhay natin. Gusto niyang sabihin na ito ang kinakailangan mong paraan para mamuhay. Kahit na siyempre, mali yung ngayon. At ito pa, nangangako siya, siyempre na merong deceitfulness, na pagka sinunod mo yung kanyang kagustuhan, mas lalo kang magiging masaya sa buhay. Mas lalo kang magkakaroon ng sense of fulfillment pagka sinunod mo lang yung kanyang kagustuhan. Siya ay nagpapanggap na kaibigan na ang layunin lang, kumwari, ay ikaw ay maging malaya, maging masaya, na hindi ka nakatali sa anumang mas mataas na authority sa buhay mo. Pero hindi niya sinasabi na ang lahat ng kanyang ipinakalami sa iyo ay merong kaakibat na consequences o hindi mga magandang resulta sa iyong buhay. May mga penalties na mangyayari. Yes, you might have fun all you want, pero yung kung consequence ng kasalanan ay yun ang kanyang itatago sa iyo. Meron siyang mga sinasabi, meron siyang mga hindi pwedeng sabihin sa iyo, dahil pagka nalaman mo yun, magdadalawang isip ka. At maaaring sabihin mo na, niloloka ng parangon ito. Kaya inilihim po yun. Ganun ang ginawa ng Diablo kay Eva. Sinabi niya, masarap yan, magiging katulad mo ang Diyos, magiging matalino ka katulad ng Diyos, pero kanyang itinago yung dark side o yung resulta na magiging masama. Hindi lang para sa kanilang mag-asawa, kundi sa buong sangkatauhan. Kaya ho, yun ang kanyang batas. It threatens us, it entices us, pero hindi mo siya lumalapit sa atin, hindi niya ako tayo ina-approach as if meron siyang masamang balakin sa atin. Kaya nga ho, ang Antikristo ay magiging katanggap-tanggap pagdating ho ng pagpasok ng 7-year tribulation. Dahil sino ba namang bansa kasama ng Israel na ayaw magkaroon ng kapayapaan na mahinto ang mga kaguluhan o mga conflicts among nations. Yun ang kanyang pangako. Pero ang kanyang inilihim naman ay siya ay magtatayo ng isang reliyon na kung saan siya lang ang dapat sambahin. At ang mga hindi sasamba sa kanya ay kaparusahan, papatayin. Hindi niya sinasabi na siya ay maglalagay ng mga numero sa ating mga alad at sa ating mga noo,
ang kahulugan ay ikaw na ngayon ay pag-aari ng kanyang kapangyarihan. At hindi ka maaaring bumili o magnegosyo o magbenta kapag ka nalatan na ka ng 666. Yan ho, ang operasyon, yan ang takbo, yan ang hidden agenda ng Diablo. Kaya sana ho, habang sinasabi ko to, nakatakot tayo sa kasalanan. Huwag tayo makapaglaro sa kanya dahil hindi ho tayo mananalo. Every single game that we train with sin, we're the loser. Talo ko tayo lagi. Kala lang ko natin, eh, naisahan natin siya, hindi ko. Kaya sabi ni Paul, I find them that in reference to God's law, evil is present in me. In the next slide, para namang paraan kung paano gumalaw o kumilos ang old man, the old man works by waging a deceitful, relentless war. Muli, ang sabi ni Pablo sa verse 23, but I see a different law in the members of my body waging war. So yung digmaan ng old man, ano ho, ay parang isang ano yan, guerrilla war. Ibig sabihin ng guerrilla war, wala akong uniforme para malaman mo na yun ang kalaban mo. Guerrilla war mo yun. At pagka siya ay sumugod, wala akong ano, sabi-sabi. Gumagamit ho ng mga snipers, ng mga landmines, ng mga hidden roadside bombs, gumagamit ng mga civilian, nakakala mo ay mga inosenteng civilian, pero mga kasama pala. Diba sa mga gera, may mga ganun. Nalala ko ng araw, siguro in the night, I'm not sure, that was early 2000. Kami mga CCM board, this most of us, in one of our meetings sa province, nung meron kaming mahabang break, nanood kami ng sine, yung Black Hawk Down. It was a true story. At nung pumunta ko doon sa isang African nation, yung mga members ng mga US military, isa sa mga dahilan kung bakit sila natalo doon, ay akala nila yung mga maraming tao roon na civilian, akala nila mga innocent civilian. Yung pala yung mga baril din. So marami sa kanila ang na-ambush. Ganun ho ang gawa ng kasalanan. It wages a guerrilla war. May mga trap na ginagawa ang Diablo. Akala mo yun ay favor na ibibigay sa'yo. Akala mo mga perks yun, pero yun ay mga trap para ikaw ay mag-ambush spiritually ng Diablo. At kung ikaw ay matalo sa isang digmaan, hindi pa kontento roon ang kaaway. Ang gagawin niya ay ikaw ay kanyang ikakapsule. Para kung prisoner of war. Dahil pagka ikaw ay gumawa ng kasalanan, sabi ng Panginoon, anyone who does sin becomes a slave of sin. So gagawin niya na ngayon kung gusto niyo. Kaminan. And kung ikaw ay nagtagumpay sa kasalanan ngayong umaga nito, magmong isipin na maging empati ng Diablo ang kasalanan at sabihin niya na, well, iwasan ka ng tao nito. Wala pa na akong laban sa kanya. Hindi ko na-discourage ang kasalanan, believe me. It keeps coming back like a soul. It wages a relentless and ending war. It keeps coming at you, especially at moments na ibaba mo ang iyong ikakabalita. Pag ikaw ay hindi vigilant, pag ikaw ay hindi alerto, beware. Sasakla din tayo ng kasalanan na parang isang mabamis na loob. Kaya ho, magbigay tayo ng halimbawa dito. Isang tao na dahil hindi nag-ingat,
ay siya ay nadala ang kanyang sinful nature. Halimbawa ho, si Pedro. Si Pedro, alam natin ang isa sa mga manapit na apostol ng Panginoon. Kasama siya doon sa inner circle, together with John and James, yung magkapatid. So, alam natin si Pedro ay siya ay hindi naging maingat. Nagmalaki nga siya, sinabi niya na kung sinabi ng Panginoon na isa sa inyo magkakalunod sa akin, sinabi ni Pedro na ang lahat ay iniwan ka maliban sa akin, sabi niya. So, siya ay naging mayabang, naging self-confident, kahit na sinabi niya ng Panginoon sa kanya na bago tumilaok ang manok na yung gabi ay tatlong beses mo kong ipagkakalunod. Kaya, dininay ni Pedro si Kristo ng tatlong beses. Now, maaaring sabihin natin na, pero pastor, yun ay nangyari bago maranasan ni Pedro na ma-feel ng Holy Spirit. Pero wala pa naman tayo sa Acts chapter 2, nasa Gospel pa lang. Now, maaaring tama yung argumento ngayon. Ngunit, kung titignan naman natin na pagkatapos na sila ay ma-empower ng Holy Spirit in Acts 2, makikita naman natin na sa Galatians chapter 2, verse 11, dinidescribe doon ni Pablo yung failure, yung pagkakamali o kasalanan ni Pedro na naging napaka-serious ng kanyang kasalanan, kaya nga pinakailangan siyang i-reprimand o i-rebuke ni Pablo mismo in public. Hindi lang in private, in public. Sabi mo ni Paul sa verses 12 and 13 ng Galatians 2, prior, sabihin bago, prior to the coming of certain men from James. Sino yung mga certain men na yun? Yung mga strict Judaizers na galing mo sa Jerusalem. Ang sabi ni Pablo, si Peter daw, he used to eat with the Gentiles. But when they came, anong ginawa ni Pedro? He began to withdraw. He withdrew himself. He became aloof. Why? Fearing the party of the circumcision. And the rest of the Jews joined him in hypocrisy, with the result that even Barnabas was carried away by their hypocrisy. Now, tingnan mo natin dito, no? Sino yung mga involved sa kanilang fear at sa kanilang nagawang hypocrisy? Dalawa ho sa mga magagaling na Christian, mga mature na Christian in the first century. Mga tinitingala ho natin mga bayani ng Biblia. Si Pedro at saka ho si Barnabas. Ano ho ang indictment ni Pablo sa kanilang behavior? For fear and for hypocrisy. Fearing the party of the circumcision, yung mga strict Judaizers. So, ibig sabihin no, si Pedro, alam niya na Jews, Greeks, or Gentiles are already what? One in Christ. Diba? So, okay na sa kanya ngayon na makihalubilo o kumain together with the Gentiles. Diba eh, siya nga mismo nakarinig ng mensahe na yan sa Acts chapter 10. But I consider clean, no longer consider unclean. Referring to his wrong discrimination against the Gentiles. Kaya it paved the way na mag-ebanghelyo sa mga Gentil doon nagsimula yung ministry na nagbukas para sa mga Gentil. Kaya alam na alam ho ni Pedro yan. At ilang taon na ang nakalipas nung nangyari yung vision na yun na binigay sa kanya ng Panginoon. And now, in this instance, nung may mga dumating ng mga influential people and the Judaizers, natakot si Peter na baka siya ay mag-persecute, baka siya ay ma-censure. So ano na naman ang kanyang problema? Naging duwag na lang siya. Para it was like the ghost of denying the Lord Jesus Christ three times. Bumalik na naman.
yung kanyang pagiging isang buwan. Same old sin. Akala mo patay na. Akala mo yung weakness mo na ibaon mo na for good. Pero pag hindi ka nag-iingat, yung kanyang ulo, lalabas mo. Marelevive mo na. Hindi nag-iingat si Pedro. Siguro sa Pedro, pwede rin niya sabihin na, oh, what a wretched man that I am. And he became a hypocrite dahil he was behaving in a way na hindi naman yun yung kanyang karakter. Tinanggap niya na yung mga Gentile. Ngayon, dumating yung mga kinakatakutan niya na maaaring mag-criticize sa kanya. Parang sinabi niya, oh, hindi ko kilala yung mga yun. Naparaan na ako dito. Inaalam ka nila ako, pero kilala niya ako. You know, you can invent all kinds of lies when you become a coward and when you become a hypocrite. Kaya it was so serious na kinakailangan itong isulat pa nga ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, but when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, and then he rebuked him in front of the Lord. Sin is so relentless. Walang humpay na babalik-balikan niya kung ano yung kahinaan para makalimutan mo na okay ngayon, you've already come clean from that sin, pero hindi. Because Satan does not sleep, he is awake 24 hours. Siyempre tayo, kinakailangan naman natin makalimutan. Hindi na sinasabi ng Bible na you have to be awake 24/7. Ang ibig na sabihin, in your waking moments, brethren, you need to be alert at all times. You need to pray at all times. You need to resist the devil at all times. Sumunod ho, in the next slide, the old man works through our bodies. So, Paul was lamenting in verse 24. Sabi niya, the body of this death, which refers to his physical body na nasa ilalim ng sumpa ng kamatayan. Ngayon, ito ay kanyang pinakontras o inahalintulad mo niya sa law of sin with the law of his mind. Now, mahalaga nga kita ho natin dito, no? Maging malingat mo tayo dahil maaaring tayo ay magkamali at bumagsak sa isang error na siyang naging very prevalent or widespread in the early church. Yung tinatawag mo na doctrine of Gnosticism. Okay? Pinuturo mo ng doctrine na yan na yung ating katawang lupa is inherently evil, whereas the spirit, yung spirito, is inherently good. Kaya ang nangyari ho dyan, nagkaroon ng dalawang extreme na paniniwala at saka practice. So dahil daw yung body is inherently evil, kinakailangan daw tratuhin natin ng harsh o ng cruel yung ating katawang lupa. Dapat daw mag-deprive tayo sa mga pagkain, huwag natin gawin komportable yung ating buhay, iwasa natin yung mga physical pressure. Ang tawag mo niyan ay ascetism na siyang kinondemn ni Paul noong kanyang sinulat yung kanyang letter sa mga taga-Colossians. Pwede nyo i-check yan sa Colossians 2:16-23. Yung other extreme naman na sinasabing ang katawan ay masama, ang ganun ba? So, kung ang katawan pala ay masama, hindi mag-indulge ka na lang sa kasalanan, ikaw mo na. Masama naman pala eh, itagdaga mo pa. Wala naman masisira sa iyo dahil masama naman pala ang katawan natin. Kung ang kasalanan pala ay walang relasyon o hindi niya naapektuhan ang espiritu mo, then you can indulge in magpakasasa ka sa sexual immorality, magpakasasa ka sa panggagansyo ng tao. Anyway, hindi naman naapektuhan yung soul
at saka yung spirit mo, ibig sabihin, ang meron ng masama sa mata ng Diyos, yung flesh mo, pero yung iyong spirito ay pure, hindi polluted o matuwid sa harapan ng Diyos. Si Pablo, kanyang dinedenounce ang mga error na ito. Ang sinasabi niya dito sa verse na ito, that the law of sin works through physical body. Okay? Ulitin ko. The law of sin works through sa pamamagitan ng physical na katawan. Kaya yung manifestation mo ng evil ay ano ko? Makikita kung paano ko mag-respond. Kung paano ko ang katawan natin ang magiging instrumento ng kasalanan. Kaya ho, yung temptation, bagamat magsisimula ko sa isip, pero yung appeal niya, at saka how it works, is through our physical bodies. Kaya nga, ang sinasabi lagi ng Bible na dapat ang maging aim natin is to glorify God with our physical bodies. Kasi alam ho, ng Biblia, alam ho ng mga turo ni Pablo, na pagka hindi yun ang aim ng isang Kristiyano, yung kanyang katawang lupa will not be glorifying God, but rather being a servant or slaves through which the temptation, brethren, will be manifested. Doon po yun eh. Kaya nga, makikita ko natin dito ang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay nagkakasala sa kanyang katawan. Pagbigay ko tayo ng halimbawa, meron mo akong isang cup of coffee. Ngayon ho, meron naglagay ng isang drop ng cyanide doon sa aking cup of coffee. So, nung nilagay na ho yun, sooner or later, yun hong article na yun ay unti-unting kakalat. Kakalat mo siya doon sa kape na yun. At kahit sa anong parte inumin yung kape na yun, even just one sip, yari ka. May narambaksak mo sa ospital o sa funeraria pass, narambaksak mo. Dalawa lang. Bakit? Kasi o, napulyot niya na totally. Na-infect niya na. Na-poison niya na totally yung buong kape. Amen? Ganun mo yung kasalanan sa atin. Pervasive yung kasalanan mo. Pinulyot niya lahat, in-infect niya lahat. Na kung saan walang bahagi ng katawan mo at ng katawan ko na hindi ho maapektuhan ng kasalanan. Kaya ho, yung ating mga mata, nagagamit po natin yan sa mali. We look at indecent pictures, nagiging maraswa, minsan ang tingin mo sa isang tao na kahit na well-dressed siya, walang dahilan para mag-isip ka na masama sa kanya, yung mata ko natin, nag-imagine. Diba? Kaya ho yung ating bibig, nakakasabi tayo ng mga salitang masakit. Masakit sa kapwa natin. Nakapag-chismis tayo. Nakapag-invento tayo ng kwento. Kasi polluted din yung ating bibig. Kaya ho yung dahilan kung bakit yung ating mga tenga rin ay mahilig ko tayong eavesdrop. Yung minsan ay nagpipintuhan, parang sabi mo, maganda yung mga usapan nila. Parang hindi na mo siya buhalata, pero yung antena ng tenga mo, di ba? Malakas yung bandwidth ng tenga mo. Malakas pa doon sa Wi-Fi router. Bakit? Kasi gusto natin. Kami mga pinipwento sa atin na dapat mo lang, wala tayong pinalaman doon sa mga problema nila. Gusto natin maging marites. Binabago ho ngayon ang kasalanan. Dati, chismis, ngayon, marites na. Kaya ako'y naaawa sa mga babae ng pangalan ni Marites. Kasi nakadikit na yung pangalan nila sa isang negative na karakter ng isang tao.
Kung pwede lang siguro, magkapalitan yung kanilang pangalan. Madominic. Ang bawat bahagi ng ating katawan, kaya yung ating mga kaan, minsan po, dinadala tayo sa mga lugar na hindi pwedeng pumunta roon ay sa Kristiyan. Hindi, Pastor, ang gawin ko na lang siguro, patanggal ko na lang yung mata ko, saputol ko na lang yung kamay ko, instengo ko, kalis ko na lang yung bibig ko, tsaka yung aking pa. Pero hindi. Ang lahat po ng bahagi ng ating katawan, kakasal. Actually, kahit patanggal mo lahat yan, yung utak po natin, nakakasal natin. Wala po tayong ligtas. Sumunod mong slide, the old man works through strong compulsion or feelings and not through reason alone. Magamat binagamit mo ng kasalanan yung ating faculty of reasoning, pero yung appeal na talagang very effective para tayo ay mahulog sa kasalanan ay gagamitin po yung ating human emotions. Amen? So yung ating reasoning ay faulty, nakuhuyan. Pero yung ating mga mindset, dadalhin mo niya sa ating mga emotions. Yung ano mo yung nasa isip mo natin. Misa nakala ko natin is the other way around. Nakala ko natin yung emotion ang nag-dictate sa reason. Hindi mo yung totoo. Kaya nga ho, yung vera, magsisimula sa isip. Yung isip ang nagkocontrol sa ating emotion. Kung tama ang isip mo, kung tama ang nilalagay mo sa utak mo, kaya sabi nga ng Philippians 4:8, whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, whatever is right, whatever is praiseworthy, let your mind dwell on these things. Because kung tama yung isip mo, it will what? It will correctly manage your feelings and your emotions. Your feelings will submit to whatever your mind says. Kaya mahalaga ho kung ano nilalagay natin sa ating mga isip. Pag maligo ang nilalagay sa ating isip, bawas sa akin niya, sisirain niya yung ating mga feelings at yung ating emotion. Kaya ho, yun ang paraan ng diablo. Yung unahin, idaan sa ating isip, and then it will what? It will wreak havoc sa ating mga feelings. Hindi mo na ngayon makokontrol ang iyong mga emosyon. Sabi nga ho ni Jeremiah Burroughs sa kanyang thesis in The Evil of Evils, na kung sin is worse than suffering, but people will do everything they can to avoid suffering, but almost nothing to avoid sin. Can you? They will do everything to avoid suffering, they will do nothing to avoid sin. So, as we look at the first corner, we have the reigning champion, the one that has dominated the human race ever since the fall of man. At sino ko yan? That's the old man, the old nature. Now we look at the other corner in the next slide. So in the other corner, we have the worthy challenger, who is the inner man, joyfully conquering with the law of God. Ang sabi ni Paul, gusto niyang gumawa ng mabuti. At sabi niya sa verse 22, Romans 7, for I joyfully conquer with the law of God in the inner man. Now, magbibigay lang ako ng mga verses all from the book of Psalm 119 para makita ko natin dito na if you are a believer, nandun inwardly because you have the new man in you, the new man is joyful to agree, to obey the law of God.
In Psalm 119, verses 14 to 16, sabi niya, in the way of your testimonies I delight, as much as in all riches. I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight in your statutes. I will not forget your word. So nandun na yung word na delight, meditate, fix, and not forget. Also look at Psalm 119 verse 47. I find my delight in your commandments, which I love. Psalm 119 verse 77. Let your mercy come to me, that I may live, for your law is my delight. So we can see in these verses na pag hindi ka Christian, hindi mo maranasan yan. Bilang Christian, wala siyang delight sa salita ng Diyos. Maraming nagbabasa siya. Nalala ko nung hindi ako Christian, meron kami yung subject na religion. Meron siya pinapabasa ng mga verses na sa isa naman dalawa. Wala naman akong delight. Hindi naman ako ganado magbasa. Kaya ko nang binabasa yun dahil kasama yun sa isa. Na kailangan, alam kong sagot. Pag hindi ka Christian, yung law ng Lord sa iyo, hindi ka excited. Hindi ka masaya. In fact, pag nabasa mo ngayon, wala kang pakialam, nalimutan mo na. Immediately when you read that Bible, nakalimutan mo na kung ano yung binasa mo kahit isang verse lang yan. Pero pag Christian ka, you love to meditate, you delight in God's Word, you conquer with joy. Together with the Apostle Paul, yung sinabi niya, I joyfully conquer with the law of God in the inner man. So, the inner man, brethren, refers to, of course, the regenerate person, the converted man, na naka-experience na ng new birth. Na sinasabi ni Paul sa Ephesians 4:24, has been created in righteousness and holiness of the truth. Sabi nga ni Leon Morris, ang tawag niya rito sa sinabi ni Paul sa verse 22. Ang tawag dito ni Leon Morris ay he is the real Paul. Ito yung inner man ni Paul na nagko-conquer sa bawat salita or commands ng Panginoon. The new nature is being renewed day by day, sabi nito sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Though the outward man is decaying, yet the inward man is being renewed day by day. Yes, meron tayong battle, patuloy, laban sa kasalanan. But if you are a Christian, your inner man is being renewed day by day. Because you meditate on God's Word, you love to obey God's Word. So one of the marks of the new birth, isa sa mga marka ng ikaw ay isinirang mula sa itaas, ay meron ka ng bagong thinking. Mahal mo na ang Panginoon. Amen? Mahal mo na ang kanyang santa. Parang isang newborn baby, ang desire ng newborn baby ay yung gatas ng kanyang nanay mismo. Ikaw naman, ang yung desire ay ang gatas ng santa ng Diyos. Meron kang mitili na maging banal. Pinamumuhian mo na ngayon ang kasalanan. At mahal mo na makasama ang mga anak ng Diyos. Kaya nagka-fellowship ka. Kaya umating ka ng mga sins. Di ba? Dahil mahal mo ang anak mo. You love the church of God, where God's people assemble. Nandun ang mga anak ng Diyos. Although alam mo na sa iyong flesh, nandun pa rin yung napakalakas na desire na gumawa ng mga sama. Pero if you are a believer, yung desire ng old nature mo, yung old nature na siyang natatanggap pa rin, na siya yung reigning champion, ay china-challenge lagi ng new nature mo araw-araw. Nilalabanan
Kaya nga, our new nature is a worthy challenger. Hindi susubok yung new nature. Yun mo yung litrato na siyang pinakakita ko ni Pablo sa ating week. The new nature joyfully conquers with God's love. Although, every now and then, siya ay nasusuntok ng kalaban. Na-attack at nagyayam. Bisa tumutong ka. Pero if you're a Christian, by God's grace, tumatayo ka. Amen? And the grace of God, the Lord picks you up and you continue the fight. The good fight of faith. And we experience victory the mercy. Pero siyempre, before we begin to see consistent victory, makakaranas na tayo ng mga frustrating defeats. Dahil yung reigning champion, yung old man, masyado nang bihasa. Diba? Bihasa-bihasa niya. From time immemorial, siya na yung defending champion. Ang dami ng mga laban na pinagdaan. Sobrang professional na. Diba? Veteranong-veterano na. Eh tayo, kung naging Christian tayo, we're not navigating our way. Kaya nga, mahalaga na maintindihan ko natin. Next slide. Deliverance in this conflict consists of consistent victory over sin in this life and perfect permanent victory in the resurrection. Now, meron mong tatlong observation to try to picture what deliverance looks like. So in the next slide, makikita ko natin sa isa. Una, deliverance does not refer to a state of sinless perfection in this life, but to consistent victory over sin. Sa buhay na ito, we can never love God completely. We can never love God with our entire heart, soul, mind, and strength. We can never worship God perfectly. One time there was a Christian who prayed, "Lord, in the weakness of my love, I love you. And in the weakness of my worship, I worship you. In the weakness of my service, I serve you." So naintindihan ko niya na though he cannot completely and perfectly love, worship, and serve the Lord, nonetheless, he is what? He is trying his very best by God's strength na ganun pa rin ang kanyang passion. Mahalin, sambahin, at paglingkuran ang Diyos. Pero itong lack of perfection, brethren, ay hindi mo katulad ng persistent disobedience. Kasi pwede sabihin ng iba na gamitin itong excuse na so wala naman palang perfect, so I just disobey. Hindi mo yung Christian. Alam mo, hindi ka perfecto. Pero you will not persist in disobedience. Kaya sabi nga ni John sa 1 John 2, verse 1, little children, do not what? Do not sin. Sabi niya. Bagamat sinasabi niya earlier in chapter 1, tayo ay nagkakasala and we confess our sins. No one is perfect. Anyone who says he does not sin, he makes God a liar. God's word is not in him and the truth is not in him. Sinasabi pa rin niya na it doesn't mean na dahil kayo ay may kasalanan, magpatuloy kayo sa inyong mga kasalanan. Ang sabi niya in chapter 2 verse 1, ulitin ko, sabi mo niya, little children, do not sin. Do not put yourself into a persistent, disobedient life. Kaya bilang mga bago nilalang kay Kristo na mayroong banal na spirito, pipiliin mo natin na mahalin ng Diyos. Pipiliin natin na mag-spend time sa Kanya every single day. Nagagamitin natin ang Kanyang salita at panalangin. Gagamitin natin yung forum ng gathering natin ng mga Christian every week. Gagamitin natin yung mga bagay na ito
para siya'y maunod. Gagamitin natin yung ating mga pera o resources na pinagkatiwala sa atin for His glory. Pipiliin natin mahalin ang ating asawa, ang ating mga anak, in a self-sacrificing manner. Kasi nung alam mo, by the strength that God has infused in you, you do not wave the white flag of surrender. Then alam mo, you are in a constant tug of war against you. Kaya ho, yung ating perfection ay mangyayari lamang pagka ho, pinalitan na yung ating human bodies with resurrection bodies. Yun lamang ho yung oras na tayo ay makakalaya completely from the presence of the enslavement of sin. Pero habang tayo ay narito, hinihila tayo pababa ng kasalanan. Pero tayo ho ay nagpupuliglas dahil gusto ho natin umakyat at lumago at magprogreso sa kabanalan. Yan ho ang ating kalagayan. Nasa gyera ho tayo mga kapatid. In the next slide, deliverance from sin always creates tension with the growing awareness of your many sins and shortcoming. Kaya ho, lagi ho ngayon. Lagi ho talagang merong rubbing conflict. Hindi ho nakakaroon kahit na isang segundo ng pagkakasundo or peace path between our sinful nature and our new nature. Parang dalawang magkahaway sa boxing na talagang kung sila mortal na magkahaway. Na parang yung isang boxingero ay kinakabit pa yung tenga ng isang boxingero. Yung hindi ba yung nangyari natin? Si Mike Tyson niya kasi. Si Mike Iron Tyson. Hindi nakasama sa boxing niya. Yung pagkagat ng tenga. Tingit pa rin ang ginagawa ng diyan. Sabi ng Bible, na yung kasalanan niya ay talagang nais niya masapin ang ating buhay. So to acquire, next slide, consistent victory over sin, we must despair over it and cry out to God for deliverance. Ito ay napakahalaga na siyang nababypass ng maraming mga Kristiyano. Kaya kung sila ay naging matatalo sa kanilang laban against sin. Unang ho sa Lamentation. Kaya nga ang sabi ni James, ang mensahe na, kayong mga mahilig tumawa, huminto na kayo sa kakatawan niyo, kayo ay tumawis. Kayo ay magpakumbaba. Lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa inyo. Ang sabi ni Pablo, wretched man that I am, verse 24, who will deliver me from this body of death? Yung salitang wretched ho dito, in the Greek, is the word kalaiporos, galing sa root word ng kalas. Ibig sabihin, suffering, afflicted, miserable, in a distressed condition. It describes a very unhappy or unfortunate state in a poor or pitiful circumstances. It is an expression used in pagan Greek drama to express tragic misfortune and woe. So, yun ho yung description ito. Sa kanyang sarili. Hindi niya sinabi na, well, I'm not too bad. Hindi ako sabi masama. Okay naman ako. Maganda naman ang aking itsura spiritually. He understood the first beatitude. Blessed are the poor in spirit. Those who see themselves as
totally, completely, spiritually bankrupt compared to the Lord Jesus Christ. You cannot begin to that until you see yourself at the bottom line of it all. Ang mga building na mataas, tignan nyo ho, sobrang lalim ho ng kanilang tubos. You cannot go up if you don't go down. Di ba? And you cannot be lifted up by the Lord to be victorious over sin hanggat hindi mo ibaba o makita kung gaano ka kasama ka. Kung gaano ka kamiserable, kaawa-awa. Kaya marami mga panalangin ho, hindi mga desperate prayers. Mga pa-cute lang na prayers. Para masabi nga na nag-pray ako, ha? I pray every day. Ha? Pero when you pray, sinasabi mo, Lord, napakasama ako. Bakit ko ba nag-isip yun? Panginoon, hindi ko dapat nag-isip yun. Bakit ko ba nasabi yung mga bagay na yun? Hindi ko dapat sinabi. Napaka-dumi talaga ng aking bibig. Lord, talaga na lahat ng bahagi ng aking katawan, Lord, ay talagang masama. Wala akong maaaring may pagmalaki sa iyo, Panginoon Diyos. Hindi lahat ng mga nagawa ko sa ibang tao, hindi yung mga nagawa ko sa ministry, hindi yung mga nagawa ko sa pamilya ko, napakasama ko talaga, Panginoon Diyos. We must see ourselves like that. Mag-u natin gayahin yung mga self-esteem teachings today na sinasabi, dapat huwag negative ang tingin mo sa sarili. We're not talking here about what is positive and what is negative. We're talking here of how the Lord looks at you apart from His grace. We are totally spiritual beggars. And the only reason kung bakit po tayo may mga blessing spiritually ay dahil lamang sa naawa ang Diyos sa atin. Sabi ni John Piper, and I quote, when Paul says in Romans 7:25b, looking at the next, yung text po na sinabi ni Paul, I myself with my mind am serving the law of God. So he means, by the transforming power of the Spirit, I set my mind on the treasure of Jesus Christ and all that God is for me in Him, and all that I am in Him, and all I will become through Him. And I believe Him and trust in His help and power, and I act on that faith, and if I stumble, I do not yield to the temptation to deny Christ or my true life in Him. I repent, and I rebel, R-E-B-E-L, I rebel in His forgiveness, and I fight on. So alam mo ni John Piper na yun niya ako, siya'y makasalanan, pero alam din mo niya, ito ang sagot. Kinakailangan, you need to what? You need to trust in God's help and power. You must repent of your sins and continue to fight for. So as we end, brethren, sana naman we end this worship gathering on a high note. Kasi ngayon, when we leave this place, natin tayo nakangiti dito. Ay hindi tayo magkaroon ng sunken mood na sabihin na, well, mukhang nabubog na yata ako para sa namin sa buhay. Mukhang hindi ko na yata kaya pag isang round para magkaglaban. Looks like I cannot make it in the finish line. Parang isang araw hindi ko na yata kaya. So I want to end this worship service on a high note with everyone is smiling because meron mong paraan before we go into Romans 8 next time. At yung mga paraan na ito ay binahagi, of course, ng isang mausay na teologian na si Steve Lawson. Una-una, sabi niya, para tayo magtaumpay labang sa kasalanan, we need to be in constant vigil or alertness since sin is always crouching at the door.
He's always, alam niyo, parang ano, parang halimbawa, pag may alaga ka, halimbawa, ng aso, o pusa, and then bubuksan mo yung tulungan nila para manin mo yung food bowl nila. Pag hindi ka mabagantay, ang bilis nila. Pagbukas mo ng pintuan, hindi lang labas. Pag kinakalang meron kong gawin, hawakan mo yung pagbuksan kamay mo sa kanila para hindi sila magparagay sila sa paglabas. Ang sabi ng Bible, you need to be constantly vigilant dahil nasa doorstep mo lang yung kasalanan. Isang hakbang lang niya, pasok mo lang siya. Kinakailangan maging bukas lagi ang iyong mga mata. You must train your heart and your eyes to be alert at all times. Pangalawa, sabi niya, remain armed. Yung salita, may armors ka naging hawak. At yung una, ang salita ng Diyos, the sword of the Spirit. Commit to God's Word so that it will fortify your faith and purify your heart. At sabi niya, also in being remained armed, filled, be filled with the omnipotent Holy Spirit. We need to pray every day because sabi niya, the best of our human strength is nothing when fitted to the flesh. Kahit yung pinakamalakas, pinakamagaling ng moments mo, walang sinabi yun sa lakas ng simple flesh. It is not by power, but by my Spirit, says the Lord, sabi ng Zechariah. Third, sabi ni Steve Lawson, we need to be aggressive. We cannot be passive. We have to take action. We need to fight the good fight. Walang boksingero na nanalo kapag siya ay tumalikod na sa kanyang kalaban. Hindi pwede sabihin mo na no mas. May naglaban si Roberto Duran kay Sugar Ray Leonard. Kung kanilang, I think, what was the third fight? Sabi niya, no mas. Ibig sabihin na, no fight anymore. And he lost the battle. We cannot say no mas. We need to fight the good fight. We cannot just roll over and hope we will not die. Kinakailangan, we must put up resistance, hindi lang defensively, but offensively. We need to discipline ourselves for the purpose of godliness. We have to resist temptation. We need to flee immorality. We need to be aggressive as well as sober in spirit. Because the lion is a roaring lion. Maring yung lion, matanggalan na ng itin. Pero, mahaba pa rin yung buko. Nakakasakit pa rin. Yung lion. Those are the things that are doable that we can do, brethren, by the grace of God. Para hindi mo tayo mag-escape and say na mukhang wala na yung aking laban sa kasamaan. Mukhang game is already over for me. Pero hindi na. Kaya yung mga bagay na sinabi ng Steve Lawson na siyang, of course, a reflection of God the Bible teaches. And for us to really overcome sin, brethren, then stand by at hintayin ko natin when we get to Romans chapter 2. Amen? And that will be this coming Sunday. Tayo yung mga hari. At maganda ko tayo para sa ating communion. Hallelujah. Good Lord, we are all wretched.